Was a friends in a universe star. Sana sinahani kami, gagal kami na aking kaibigan. So, naghanap kami ngayon kung saan ba kami magagala. So, after work namin, napag-isipan namin na pumunta sa Luneta Park. At sobrang init ng araw na yun. Katingan mo yung mukha ko. Parang napagod na. Napagod sa kakain pa siya. Char! So, ayun na nga. So, mag-train kami. Nag-akas na lang ako. Move it pala. Nag-move it ako papunta dun sa train station. So, sobrang init. Malayo-layo din naman sa work ko. Ayan, so, so, yun nga, uuwi na kasi sa Bacolod yung friend ko. Mag-resign na siya sa work. So, matagal-tagal din kami magkikita. So, ayun, napatan kami sa train station. And bumili na din kami ng ticket. So, this one of the funniest moment na nangyari sa buong buhay ko. Since some of you, first time ko sumakay ng train dito sa Pilipinas. Actually, nag-train na rin ako dun sa Taiwan. Pero may kasama kasi ako nun. So, nung binibip-bip ko na siya, hindi ko alam, akala ko kasi parang tayo lang yung parang pangharang niya, ganun. Sabi na kaibigin ko, ay wala na, expire na. So, ginawa na, sabi niya sa akin, ayun, sige, gumapang ka na lang. So, gumapang ako. Tapos, pinagtatawanan ako ng guard, at saka pinagalitan pa ako. So, that's one of the funniest experience na nangyari sa buong buhay ko. Kaya, pag nakikita ko ng train, parang natutroma ako. Pero, yo, the show must go on. Ayun na nga, nakapasok na kami sa train. And then, sabi niya yung friend ko, sige, aura ka dyan. So, maaura-aura din naman ako. Pero ayun, nahiya din naman ako kasi araming tao doon. So, sobrang close mo ng friend ko kasi magkasama na kami before nung nasa Taiwan kami until now sa workplace namin. So, nakakaiyak lang dahil uuwi na siya. Pero, yan, alam ko naman na may mga individual thoughts naman kami. And then, yan, sobrang happy namin dalawa. Sobrang ganda. Pero number 2 lang siya sa akin. Siyempre, mas maganda pa rin ako. Haha, joke. So, napatan ako na doon sa Nuova na kami at naghanap kami ulit ng first time namin gumala dalawa. So, hindi namin alam kasi kami pupunta. Sabi yung i-video ko daw para malaman ko. Sabi yung pupunta ako dito. So, yun. Nabablog-vlog din siya. Kunwari. Ayun. So, nahanap din namin yung next train station. Kasi dalawang train yun. Tapos, kumuha na kami yung ticket. And, ayun, naglakad-lakad na kami. Actually, hindi ko na na-video yung pangalawang train namin. Kasi nagmamadali kami. First time ko nga. So, nagulat ako. Ganun pala talaga. Nakikita ko lang sa TV dati na parang, kinakalaan makipagsiksikan. So, nakarating na kami doon. Nakita kami ng isang matanda na need niya ng help. So, tinulungan namin siya. Ayun. At sabi nagandahan ako sa view na to, actually. So, sabi ko, sa video mo naman ako. So, maganda na naman ako dito. Actually, maganda naman talaga ako. Ayun. So, napunta na kami dito sa National Museum. So, actually, guys, hindi ako masyadong fan ng museum. Pero dito na-amaze talaga ako. Kaya ayun, nagpipicture-picture ako. Actually, di ko naman binabasa yung mga nagpipicture ko. Pero na-amaze na ako. Sobrang ganda. At dahil nagagandahan niya ako, parang kakaroon na ako ng design na alamin yung mga history ng Philippines. Ay, nakita namin yung statue ni Jose Rizal. So, nagpipicture. Nagpicture din ako saan. And, sobrang amazing lang. And ito yung pinakamaganda na nakita ko so far dito sa museum na ito. And syempre, umaura ang iyong nanay. Pak, 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 pak. Nahiya pa yan na kasi maraming kaibigan. But anyway, the show must go on. Pak, na. So yun guys, nikit-ikit lang namin yung mga, yung museum. Buti nakashoes ako nun. Kasi nakakapalag talaga. Nakamiss ako sa mga nakikita ko. And yan, welcome to my mansion guys. Ayan. Maganda ng aking mansion. Pinatayo ko to 5 years ago. And so amazing lang. So may mga ibon. Mga dati ato yung mga historic ibon talaga. Ito yung amazing ko. Yung mga wood. Kasi nilalagay na yung mga wood doon. Hindi ko alam kung anong klaseng wood yun. Pero sobrang gaganda niya talaga. And this one is yung mga piece doon sa mga space yung nahulog daw. So sabi ko, totoo talaga. Totoo talaga yun na siguro before, may nahuhulog talaga siya dito. Kaya sobrang nakaka-amazement talaga. So, I recommend this place sa mga mahilig sa mga history. Lalo na yung mga tao na mahilig sa mga aesthetic na mga bagay. So, bagay pala ako dito kasi aesthetic ako. So, ito din yan. Amazing din to. Napakalaking ibon. Hindi ko na nalaman kung ano yung klase ibon siya. Pero parang siyang butiki or dinosaur siya. Ay, mo ba na nga kami. Tapos na ako mag-tour sa aking mansion. Char!
sabi namin, punta kami sa Leta Park. So, may nakita kami doon matanda na sabi niya, oh, kalesa kayo, kalesa. Kami naman na-amaze kasi first time namin siyang sakyan ng ganito. So, na-amaze kami. Nakawa lang ako doon sa kabayo na sumakay na to si Clavel. Ang sabang ba itinamano at ang kabayo niya at para kabayo niya ay si John Lloyd. Sabang mura lang talaga siya. 500 siya for 30 minutes. Pero dalawa naman na kami nun. Actually, pwede kayo anim, sabi niya Manong. 6 person, pwede na yan 500. So, sulit na sulit talaga siya. Tapos, itutour niya kayo dun sa mga lugar, mga historic na mga lugar. So, pupuntahan namin yung mga, nakikita ko sa TV lang dati, pero super excited ako. Ayan. So, ayan, syempre, inumura yung pag-video-video natin dyan. Hindi rin naman kami nagsisi dun sa bayad namin dahil sobrang cheap lang naman. Hindi marami kami natutunan sa history. And yun yung mga pupuntahan daw namin yan. Depende sa 30 minutes na mapupuntahan namin. So, yun yung Luneta Park. Sobrang excited ako dati. Nakikita ko lang talaga ito sa TV. Pero ngayon, ganito pala siya kaganda. Kami nakatingin sa amin. Siyempre, na-amaze sila dun sa kawayo. Ganun. Pero yung iba, parang normal naman talaga sa kanilang makakita ng ito, kalesa. Pero actually, guys, sobrang na-amaze ako dun sa kabayo na si John Lloyd. Para talaga siyang sasakyan. Alam niya mag-backing. Alam niya prom-promeno. Alam niyo kayong ginagawa niya. So, tinanong namin si Manong kung ilang years na nagtatrabaho si John Lloyd. Pero 3 years pa lang siya nagtatrabaho. So, hindi talaga siya natatakot sa mga sasakyan. Pero ang galing-galing nila Manong din mag-control sa kanya. So, yun. Yung part na pinuntahan namin, nandito yung kulungan ng mga dating tao. Yung mga panahon nila yan. At isa naman doon ay immigration. Alam, pinuntahan namin yun yung nasunog na post office. Sobrang laki talaga niya. Sobrang na-amaze ako sa kanya. Sayang na sunog lang talaga. Kasi siguro sobrang old na siya. Natawa ko sa joke niya ng tatay. Sabi niya, nasunog na pero standing pa rin yung lalaki na nandiyan. Ayun, so, super, so good yung experience na nakita namin yung post office. Lahat ng mga historic. At sabi ka ni Lola kanina na kung may magtatayo doon ng mga bahay doon, ay kinakailangan sumunod sila sa patakaran. Pero yung sa mga patakaran ay kinakailangan nila magtayo ng mga old, kagaya ng mga old na gusali. Ganun, dapat naka-old talaga siya. At sobrang tuwa rin namin siya. Kasi kahit yan si John Lloyd, pagod na pagod na si John Lloyd. Kasi sobrang matirik yung daanan. Tapos parang napasuka siya dyan. But anyways, ayun, nandito na kami. Plano namin pumunta ngayon sa Chinatown. Ayun, sobrang happy namin. Kasi kami dalawa may club yun. Nakakapag-Chinese kami dalawa. So, tinas namin yung Chinese na. At sobrang saya namin dalawa. Kasi nga, nakakapag-Chinese ulit kami. Kinakausap namin yung mga Chinese. Ayun nga, may mga nakausap din kami. Pero, nahirapan kami sa pag-English kanila. Kasi most of them, taga-China. E sa Taiwan kami napunta dati. So, different yung kanilang accent and pronunciation. Ito nga, naghahanap kami na makakain. At nahanap namin itong New Roman or beef noodles and this one, Tongtzu. This one the famous food din sa Pilipinas. Parang ano siya, processed food siya. Pero hindi siya kagaya talaga din sa Taiwan na sobrang sarap. Iba ng iba na yung lasa niya. Though yung mga nagluluto ay mga Chinese naman siya. Pero naiba siguro sa mga ingredients na ginagamit nila. So natapos na kami lahat. At finifigure out namin yung paano kami iwi. At kahanap namin yung train station actually. So bumili na ako ng ticket. Ayun nga, sobrang yabang ko pa dyan. Kasi alam ko na paano bumili ng ticket. Pero sinasanay ako ni Clavel na mag-isa lang. Kaya ako naman talaga mag-isa. Pero yun, so far so good. Salamat everyone for joining us on our tour. And next time ulit. Happy to be seeing you. Ang inyong Gorge Ranger. Bye!